Sa Japan po, ang tawag ng mga Pinoy sa perang, ang halaga ay katumbas ng 100,000 yen ay lapad. Malapad namang tunay ang perang papel na iyon. Hindi kasya sa mga wallet na gamit natin dito sa Pinas at sa Amerika. Mapalad ang may malalapad, ika nga, sapagkat ang isang lapad ay humigit kumulang na 100 dolyar. Pwede nating sabihin ang mga lapad ang alay sa atin ng Panginoon ngayon. Mapalad kayong mga dukha. Mapalad kayong mga gutom ngayon. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon. Mapalad kayo kapag kinamumuhian kayo. Ano ba ito? Isa bang masamang panaginip? Kailan pa naging maganda ang kapalaran ng paghihirap na kagagawa ng iba? Kailan pa naging kaaya ay ang kamuhian ng ibang tao? Isang malaking palaisipan ito. Pero kung susuriin nating mainam, isa lang ang pinupuntiryan ng magandang balitang ito. At ang tunay na kapalaran ay wala sa anumang material na bagay, wala sa anumang maibibigay ng tao sa atin, wala sa anumang yaman o angking talino o galing, kundi sa kung ano ang higit pa sa yaman, sa kagalingan, sa paghanga o pamimitagan ng kapwa. Ano ba ang katumbas ng hapong lapad na higit sa anumang salapi? Ano ba ang tunay na lalampas pa sa mga makabundong bagay na ito? Ano ba ang bagay na higit pa sa pera, sa paghanga ng kapwa o pagpapahalagang makatao? Ito ang puno at dulo ng magandang balita. Na walang iba kundi si Kristo at ang kanyang pangako ng kaligtasan. Kapag nasa iyo na ang posibilidad na makuha ang pinakamataas sa gantimpala, hindi mo naaasamin pa ang mas mababa. Kung ikaw ay valediktoryan, hindi mo nahanapin na maging honorable mention. Nasa iyo na ang kasukdulan. Ano ba ang kasukdulan ng pagiging mapalad? Walang iba kundi ang pagkakamit ng mismong puno at simulain ng lahat ng pagpapala. Ang lapad na inaasam natin ay wala ng iba liban kay Jesus at ang Diyos na nagsugo sa Kanya. Naghahanap ka rin ba ng lapad? Okay lang maghanap, okay lang mag-asam. Pero kapag alam mong nasa iyo na ang Diyos, hindi ka lang malapad. Ikaw ay tunay na mapalad. Ano pang hahanapin natin? At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa linggong episodyo ng Puso sa Puso, nagsasabing salamat po at pagpalain tayo ng Paong May Kapal.